Question pa. Eh, pastor, pwede bang tunay yung Catholic tapos tunay din yung Baptist? Diba? Hindi nyo naisip yun? Pwede bang pala yung tunay? Wala nang peke? Pwede ba yun? Bakit hindi pwede? Kasi kung pala sa sila daw, ano, magsasalit po sila. Oo, diba? Hindi, actually, hindi, tayo independent nga tayo, diba? So, kung may church tayo sa main, may church dito, pwede ba magsanib? Independent nga rin, di ba? Pero, isa sa doktrina, di ba? So, tama yun. Ibig sabihin, hindi natin kailangan ng ibang tawag. Kasi nga, pareho na pala tayong Baptist, eh. Hindi, wala na ibang kailangan ng tawag, di ba? Kaya, iba yung Catholic, iba yung Baptist, kasi iba yung turo. At no, hindi tayo pwede magsama kasi hindi tayo nakipag-fellowship sa mga demonyo, di ba? Tsaka mga iba yung doktrina, okay? Asa, so, ibig sabihin, ano, wala, naluloko lang. Isang doctrine, tunay, ganun. Okay, very good. No? So, ang tanong dito, Stephen, is, dapat ba lahat ng Baptist, for example, lahat tama doktrina? Dapat. Pero kasi hindi, kahit sa subject nyo, di ba, sino ng, ano ka na din? College? Di pa? Grade 12, okay. Kahit sa high school, di ba, merong tinatawag na major subjects at merong mga minor subjects. Ano yung mga major subjects natin? Science. Math. English. Pilipino. Pilipino? Ganyan yan eh, no? Bakit major yung English? Kasi ano, ginagamit international. Kasi kahit saan gagamitin yung English eh, di ba? Alam nila yan, education ano. Sa panahon natin ngayon, maniwala kayo kahit yung mga Greek, mga Hapon, mga Chinese, inaaral nila English. Amen? At hindi ka limitado, pag alam mo yung English, hindi ka limitado sa Pilipinas. Okay? Ganun din tayo. At ay naniniwala ako, nagkaroon tayo ng King James Seminar, di ba? Naniniwala ako, kaya talaga naging makapangyarihan ng English, bukod sa talaga nakapangyarihan yung English Empire, British Empire nung panahon nila. Kasi dito nasulat yung English eh. Ang Bible, I mean. Okay? Nung nasulat yung King James, wala nang pumalit sa King James. Napaganda. Wala ka nang papalitan. Wala ka nang i-correct. Ngayon, sino pang papalit dun? Tsaka yung English, nag-evolve na siya na nag-evolve. At napaganda ang language na flexible. And then, common language siya. Hindi katulad ng Latin. Ibig sabihin, hindi pinili to sa tao. Naging common siya. Okay? Yung Latin, pinilit yan dito. Yung Espanyol, pinilit sa atin yan eh. Yung English, hindi ganun. Sino nagmamanage ng English ngayon sa panahon natin? Yung mga British ba? Hindi, kasi yung Amerikano, English din eh. Eh, separate naman sila. Wala silang pakialamanan, di ba? Kaya sa panahon natin ngayon, may tinatawag na international English. Yung English na katanggap-tanggap sa international community. Walang isang tao, walang isang bansa na nagmamanage yan. Amen? Wala silang karapatan kahit sila yung English people. Ay, mali yung English mo. Mali yung pronunciation mo. Eh, nasanay na kaming ganun eh. Tanggap na sa amin yun. Amen? Walang nagmamayari yan. Ngayon, ito na yan punta doon. Ang tanong mo is, yung English, ang tanong mo? Yung isang doctrine. Ayan, yung doctrine. Tama, very good. Okay. So, ibig sabihin nga ito. Makinig. So, yung major subjects, importante yun. I believe, ganun din sa mga churches, yung major doctrines, dapat isa yun. Pag nagkamali ka sa isang major doctrine, sa kaligtasan, sa langit, kay Jesus, yung mga doktrina about Jesus, about the Holy Spirit, mga major yan eh. Pag nagkamali ka doon, hindi ka na Kristiyano, hindi ka na Baptist. Okay? Ganun yun. So, tanong kasi ni Stephen, dapat lahat ba ng doktrina magkakapareho tayo? Dapat lahat ng major magkakapareho tayo. Pero may mga minor. Okay, katulad ng nabanggit ko kahapon, isa pagkain ng dugo, di ba, kahapon ba yan? Yung ibang Baptist, hindi na iniwala sa pagkain ng dugo, kasi nga, tinitingnan nila sa Acts, inulit dalawang beses, basta dapat huwag tayong, yung iba pwede magpatuloy, iba okay lang, hindi magpatuloy, kasi nga, Kristiyano na, hindi na Hudyo, okay? Pero sabi nila doon, dapat tayo tumulong sa mahirap, alalahanin ng mahirap, at saka, iwasan natin yung mga pagkain ng mga hayop na sinakal. At huwag tayo makain ng dugo, yun ang sabi. Ang tanong, lahat ba yung kailangan natin gawin?
Hindi na. Okay? So again, yung ibang Baptist kasi tinitingnan nila something na kailangan pa rin gawin. So minor na yun kasi kumain ka ng dugo, hindi ka kumain dugo, wala kang pakialam doon. Ay sabi ni sa Romans 6, yung mga piyesta, yung mga holiday, tsaka pagkain, hindi yan kailangan pagtalunan natin. Yun ang sabi sa Romans 6. Okay? Ibig sabihin, may minor doctrine yun. So kaya yung mga ibang Baptist, okay lang na magkaiba-iba tayo doon. Intindihan nyo? Minor, major. Sa minor, okay lang magkaiba. Pero again, pag lumalago ka, pati minor, tinatama mo yan eh. Yan ang kahit sa pastor dito, yung tinuturo, tatama naman. Eh kung tama ka lang sa lahat ng major, yung minor, papabayaan mo na. At tulad yan, yung palda, yung pantalon sa babae. Palampasin na natin yan. Eh kung nakukuha na natin lahat ng tama eh, ituro din natin kahit Old Testament yan, sapul pa rin yung New Testament yan. Ang gusto ng Diyos, ang lalaki, lalaki, tunay. Ang babae, babaeng babae. Ganun ang gusto ng Diyos. Kaya galit ang Diyos sa mga bakla. Tomboy. No. Mga bago itong mga to. Okay lang yan. Hindi pa nila alam yan. Kaya dito sa church na to, okay, nakikinig ba kayo? Pag may kaibigan kayong bakla, huwag niya invite dito. Eh, may mga bata, okay lang yan. Magbata pa, okay? Okay, may tito kayo. Tito. Tita. Bakla, tomboy. Huwag niyo invite tayo dito, okay? Kasi maririnig na rin, dapat nila marinig. Amen? Okay lang, kaya na to. Tumanggap ng ganas. Bata pa yan, di pa yan ganyan, okay? Sabi ko lang eh. Saan na ba ako ba tayo napunta sa bakla? Sa doctrine, okay? So, hindi pa eh. Yan, so okay lang tayong yan. Yung mga palda nga. Minor yan. Pero maganda rin yan. Dapat sundin natin yan. Gusto mo ba ikaw, Stephen, ang mga pangasawa mo, tomboy? O hindi naman tomboy, pero boyish. Gusto mo ba yung ganon? Hindi, yung mga lalaki, gustong babaeng-babae yung mga pangasawa nila. Ganon din yung mga babae. Gusto nyo ba, mga babakla-bakla yung kasawa? Hindi naman siya bakla eh, sabi niya. Pero mukha siyang bakla. Gusto nyo ba yun? Like ha, gusto mo ba ng lalaking babakla? Siyempre hindi, di ba? So kaya ang Diyos din ganun. Para maayos ang pamilya, malinaw yung role ng lalaki, babae. Malinaw yung role ng tatay, nanay, wala sa gitna. Okay? Yung mga bakla, si Raulo yan, mag-aampon lang yan, di ba? Hindi pamilya yun. Okay, di ako nagmumula, mga bata, baka sabihin niya, gumula. Sinasabi ko lang kasi nga, umuuso yung mga bakla, di ba? Sinong gusto ng bakla dito? Oh, hindi daw eh. Gusto mo ng bakla, Carl? Oh, hindi naman eh. Huwag niyong tulak sa kanya yun. Pangit yun eh. Asa na ba ako? So, yun. So, ang tanong kanina is, tawa ng tawa si Rain. Ang tanong kanina is, dapat isa tayo ng doktrina, yes, sa major. Yung mga minor, pag gusto mo mag-matured, dapat isa rin yan. So, sa mga among Baptist ngayon, kaya yung ibang Baptist din hindi nagpapakialamanan. Okay? Kasi may mga minor doctrine na nagkamali yung iba, major, ginagawa nila major. So, hindi na ayaw mag-usap. Kasi nga, hindi magkaayos eh. Okay? Okay lang yun. Amen? Hindi natin naaawain yung ibang Baptist. Ngayon, ibang Baptist, loko-loko na rin. Okay? Naging Baptist. Okay? Alam niyo, Baptist. May mga tinitwist. Okay? Yung katotohan sa end times, okay? Issue yan, okay? Yung pre-trib, post-trib. Minor yan sa atin, amen? Pero dapat makuha din natin yun. Makinig lang. Nakain na tayo, 10 minutes. Ha, 15 minutes, okay? So, naintindihan, Stephen? Magkaiba lang yung post-trib, post-trib. O, syempre, yung post-trib, after ng tribulation, tsaka darating si Jesus. Yung pre-trib, darating si Jesus bago maging mararapture tayo bago dumating si Jesus. Magkaiba yun. Okay, ang tama doon, yung biblical. Huwag mong hawakan yan, kuya. Ang biblical, post-trib, pre-rap. Okay? So, pero hindi natin naaawain yung iba kasi nga, masyadong mano sa kanila yan. Eh. Madamdamin sila dyan. Eh. Pero kung gusto nilang pag-usapan, usapan natin. Pero hindi natin sila didigdigin. Hoy! Mga tanga, hindi natin gaganan din, di ba? Kasi alam na natin, nagkamali sila eh. Mapipiko naman lagi yun. Amen? Pero minsan-minsan babanatan natin para matama rin sila. Amen? Kawawa rin sila. Ituturo din nila sa iba yun. Gumawa sila. Ano ba? Question.
Bilis, baka mamaya wala tayong oras eh. Tanong, nay, wala pala akong tubig. May tanong pa ba? Tawa kayo ng tawa sa mga bakla. Hindi nakakatawa yun, ha? Nakabwisit nga. Ay, huwag niyo gano'n yung... Sabagay, napansin niyo pag gano'n, inaasal niyo, di ba? Ba't niya inaasal? Kasi parang abnormal, eh, di ba? Lalaki, babae lang yun ang ginawa ng Diyos, eh. Bakit may pangatlo, di ba? Thank you. Kaya tinatawa tayo, di ba? Ha? Marami, ha? Pag inalaw mo yung third, iaalaw mo na yung iba niyan. Yung iba na, nasa 100 plus yan, eh. May ibang website, loko-loko, sabihin lang nila, male, female, iba sabihin, undecided. Pwede ba yan? Iba sabihin, unknown. Pwede ba yung unknown? Ha? Ah, magandang tanong yun. Tama yun. Magandang tanong yun. Yung pinagsabang ko nila, di ba? Kailan siya bababa? Hindi ko alam. Pero ang pangako niya, darating siya uli. Babalik siya, pag bumalik siya, paparusahan niya yung mga kalaban niya. Amen? Hindi natin alam yung oras, yung date. Hindi natin alam, okay? Pero darating siya. Pinangako niya yun. At sa atin, masaya yun. Kunwaring inuusig na tayo. Gusto natin dumating na si Jesus para parusahan niya yung kalaban niya. At tayo naman ay makapiling na ng Panginoon. Amen? So magandang tanong yan. Hindi natin alam, okay? Wala tayong date. Pero darating siya. Ano ba? Wala nang kinalaman. Okay lang din yun. Question. Yung mga natakil natin. Pastor, baptist lang bang tama? Diba? Baptist lang bang tama? Palagay nyo. Depende kung ano yung sabi mo ng baptist. Kasi yung iba kasi ganito. Tama yung turo nila. Tama, sa kaligtasan, tama. Okay? Sa Bible, tama. Kay Jesus, tama. Lahat tama, pero inalis nila yung pangalang baptist. May ganun. Ba't nila inalis? Ewan ko sa kanila. Hindi ko rin maintindihan. Kasi mali yun eh. Ba't mo aalisin landmark yan? Tawag na landmark. Sabihin, may kilala ka ng tao dahil sa pangalan, di ba? Pag alam nila baptist ka, alam nila agad, once save, always save yan. Okay? King James lang yan. Ngayon iba, nag-iba sa King James, hindi na sila sumusunod talaga sa baptist. Okay? So, nakikibaptist na lang tawag natin sa kanya. Mga baptwist. Okay? Yan ang tawag natin dyan. So, kaya huwag nyo nga alisin yung pangalan na baptist kasi maganda yan eh. So, hintindi nyo ba? Baptist lang ba ang tama? Hindi. Kasi yung iba ay tama din. Kaso, nagkamali sa isang bagay. Hintindihan nyo? Katulad nyo, huwag nilang gagawin sana yung kaso, ginawa nila, inalis nila, mali sila doon. Pero, iba, tama pa rin yung doktrina. May maraming ganyan eh. May nakikita kaming ganyan. Pero, bandang huli, mapapariwara din yun kasi minali nila yung ano eh. Inalis nila yung... Anyway, mas... Ano bang question? Carl? Wala. Okay, mag-isip kayo. Mayroon tayong 10 minutes. May kinalaman sa churches, sa history. Inadaanan natin. Anong mga dadaanan natin? Baptism, separation of church and state, individual liberty. Ito din, yung position sa church. Ano pa? Hindi na-save yung akin header. Okay, very good. The question is, bakit yung iglesia ni Manalo ang tinuturo na si Jesus tao lang? Bakit? Okay, ganito yan. Actually, mamaya natin matatakil yan, pero sabihin ko na rin ng advance, no? Ang demonyo, makinig, demonyo. Hindi, hindi. Yung sabi ng, ang tunay na Diyos, di ba, isa lang. Yung church yan, siyempre, isa lang. Okay? Pero independent. Pero isa lang ang turo. Ang tanong ni Brother DM, bakit yung iglesia nagtuturo ng maling-mali na si Kristo tao lang daw? Simple lang yan. Tinitwist nila yung totoo. Kasi nga, hindi naman sila sa Diyos. Kasi pag nagturo sila ng tama, edi tama na rin sila. Tunay din sila. So, laging meron silang matitira
At sinasadya ng demonyo at saka yung mga nag-founder niyan. Sinasadya nila yan. Gusto nilang ano, ibaba si Jesus. Madalas ay hindi, ganun yan. Mamaya makikita natin isa sa mga attitude nila. Gusto nilang ibaba si Jesus. Kunwari, mga naniniwala nila sa Diyos, pero si Jesus ang ibababa nila. Ganyan yan. So ngayon, si yung iglesia ni Manalo, ganun ang ginawa nila. Pag Diyos, sino mas mataas, ang Diyos o tao? Siyempre, Diyos. Ay, siya, si Jesus, ibaba natin ng konti, tao lang siya. Special na tao lang siya. Pero hindi siya Diyos. Hindi totoo yun, kasi malinaw sa Bible, si Kristo ay Diyos paulit-ulit. Diba kanina, siya yung lumikha ng lahat, eh, paano nangyaring tao siya? Okay? So bakit yun ang tinuro nila? Kasi loko-loko yung mga yan. Okay? Sinasakyan lang nila ibang tama. May Bible din sila, may singing din sila, may praising din sila. Yung pinaka-importante, mali. Ganun din sa kaligtasan. Tama ba yung kaligtasan ng Iglesia ni Manalo? Hindi. Oh. So, bakit sila mali? Kasi sa demonyo sila. Ganun lang kasimple yun. Hindi sila lahat sa demonyo, ha? Yung mga member nila, hindi lahat demonyo. Ha? Yung nag-umpisa, demonyo. Yung mga member nila, biktima. Okay? Sinong gusto maging biktima dito? Wala, niloloko ka. Katulad yan, uso yan sa church, dinadaldal ka. Eh, binubuhos yung pagpapala dito. Dinadaldal ka. Di, biktima ka rin, di ba? Anong gagawin mo pag binibiktima ka? Huwag ka magpabiktima. Sabi mo, huy, nakikinig ako eh, nadaldal mo ako, di ba? Ganon din sa religion. Pag bininyagan ako, Catholic ako dati, binigay na sa Catholic, may utak ako, salamat sa Panginoon, may nag-share sa akin, umalis ako doon. Bakit ako mananatili doon, di ba? Ang question? Question? Hindi. Nakita ko mali pala itong Catholic. Ano nung pinagtututunan mo, mali. Ayoko na doon, di ba? Ganun lang kasimple yun. Huwag ka manatili sa mali, di ba? Sa masamang gawa, huwag ka manatili doon. So, hanapin mo yung pure na pure. Sige, baka yung baptism may mali din. Hanapan mo ng mali. Binisan mo, ha? Kung may mali yung baptism, hanapan mo. At aalis din ako dito. Okay, ituto mo sa akin yung tama. Okay. Question pa? Question. Mag-inalaman sa topic natin. Doctrine na ano pa? Ha? Matagal pa yung pagkain natin eh. Gutom na rin ako eh. Pero okay lang. Ano pa? Bilis. Baka may magandang tanong dyan. Mika, may tanong ka ba? Papi? Julia? Juliana? Lana? Ito kasi may ano kayong baptis eh. Na? Si... Kino pa? Ano? Dito kayo magtanong. Ikaw si Carl, no? Oh! Okay, ano? Question. Pastor, di ba po yung Catholic sa Spanish, sa Spain pa galing? Okay, hindi sa Spain. Pero doon sila nakapangyarihan. Kasi sa history, lumakas yung Spain. Okay? Pero bago yung Spain, yung ano yan, galing yan sa Rome nga. Iba yung Rome sa Spain. Okay? So bakit naging, ba't Kastila ang ating nanakop sa atin? Eh sila yung malakas ng time na yun. Ang Kastila, lakas nun dati. Pati US. Isa sila sa unang nag-conquer sa US. Okay, history yan ha. So, pero humina din sila. Ganun naman ang mga empire eh. Mga empire. Drummer ka ba? Okay, ganun yan. Yung mga empire, gumaganyan. So, anong tanong doon? Sa Kastila ba nang galing ang Catholic? Hindi. Sila ay na biktima rin, in-embrace nila, lumakas sila. Kaya nagkataon nung time ni Magellan, sila ay nagdala dito. Okay? Hindi sila nang galing. Pero sa Pilipinas, yes, sa kanila nang galing yung Catholicism sa Pilipinas. Ito yung pagkakaiba. Question ba? Welcome kay Joshua. Tinanghali kayo, sayang. Kasi yung umaga kasi, ito yung ano, inaral natin yung kanyang baptism. Sa bagay, nadaanan nyo na dati ito eh. So, question ba?
Anong pinakaunang empire? Di ko rin alam eh. Na naghalo sa Pilipinas? Hindi po, sa ibang bansa. Sa buong bansa? History yan, di ba? Hindi. Sa China kasi, sabi nila, marami na daw tao din doon. So, nakikipag-content sila. Sila daw yung una. Pero obviously, hindi sila nangaling yung civilization doon. Sa Middle East talaga yan eh. So, according sa world history, tsaka sa Asian history, mga Sumerian, parang ganun. Sumerians. Pero hindi sila empire na ganun kalaki. Ang isa sa mga talagang pinakamalaking empire na nauna, yung Assyrian. Sa Bible, ah, Assyrian. Sa Bible, yun nasama sa 7, kung naalala niyo sa Revelation 17 natin. Ang una doon is yung Egypt pala, Egypt. Isa yan sa pinakauna. Na talagang malaki-laking empire. Okay? So, Egypt, yun yung sikat. Pero may mga empire na maliliit lang din before yun. Ba't mo natanong? Wala lang. So, hindi ko alam lahat eh, pero pag tatanong din kayo, maganda, may purpose, ha? Bakit mo tinanong? Yan. Question pa? Sige. Hinahanda pa yung ating pagkain eh. Sige, Carl. Ilan daw po apostol? Ah, ilan ang apostol? Maganda yan, ha? Ilan? So, originally, 12, di ba? Kaso, Judas si Judas. So, parang di siya kabilang doon kasi Judas nga eh. Parang impostol, di ba? Pero pinalitan niya. Makinig. Pinalitan, di ba? So, pinalit nila si, nagbotohan pa sila, dalawa. Nag-toss coin pa sila. Nanalo si Matayas. Okay? So, pero, according si Apostle Paul, wala siya doon sa bilang dati. Eh, ba't apostle lang tawag sa kanya? Kasi apostle lang naman, eh, ito yung mga pillar of the faith. Okay, hindi sila basta pastor. Sila ay apostol nga. Special yun. Special office yun. Ngayon, wala na yun. Di na kailangan. Okay? So, ilan? 12. Hindi na kailangan? Hindi na. Pasan ba sila? Nalay na yung foundation eh. Okay, kailangan ba natin apostol? Ay! Hindi ko maintindihan yung Bible. Talongin natin si apostol ganyan. Wala na. Patay na. Hindi natin kailangan din. So, anong purpose po nila? Yung purpose nila, yung time na yon, yung mga apostol, nilay nga nila yung foundation. Okay? Basahin natin. Ang pinaka-cornerstone si Jesus. Okay? Sabi sa Acts, and they continued steadfastly and in the apostles' doctrine. So, dapat sa doktrina tayo ng Diyos, di ba? Iba ba yung doktrina ng Diyos sa doktrina ng mga apostol? O syempre, hindi. Pero kasi may mga minsan dinadagdag yung apostol na tama din naman. Na hindi explicit na sinabi sa Bible, pero dinagdag nila para mas maging ma-establish yung church. Makinig. So, nung na-establish na yung church, kailangan ba natin ng apostol? Hindi na natin kailangan. Okay? So, ano pa yung gusto ko sabihin? Yung sige, baka may tanong pa. Yung mga sinabi pa rin dito eh. Ayan o, so sabi dito, marami kasing disipulo, di ba? Maraming followers si Jesus, pero may pinangalanan siyang 12 at tinawag niya raw apostol. So special yan. Kung kailangan pa natin ng apostol, eh dapat sinabi yun sa Bible. Walang sinabing ganun. Okay, laging special yung turing nila sa 12. Nung namatay na yung 12, wala na sinabing other apostles. Sige nga, special si Paul. Bakit si, ano yung ginawa ni Paul, di ba? Hindi siya basta-basta. Yung ibang apostol nga, di natin kilala. Sino yung 12 apostle? Kilala nyo? Sino yung tanong kanina? Si Carl? Kilala mo yung 12 apostle? Ikaw, Mika, kilala mo yung 12 apostle? Hindi mo kilala. Pero si Paul, kilala mo. O, di ba? Si Paul, ibang klase si Paul eh. May special standing siya. Ang dami niya sinulat na epistle at tinanggapin sa Bible. So, eh tinawag niya rin yung sarili niya ang apostol, di ba? Tingnan natin dito sa... Sige, huwag na kayong magturoan. Sabihin niyo na lang. Pero sandali, ano ko lang ito muna ng tanong ha.
Si Paul, ilang beses sinabi na siya ay apostol, no? So, yan. Romans, unang-una. Ay dito, Paul, an apostle, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. Okay? So, tinawag siya apostol, katulad dun 12 na pinalitan yung isa, si Judas. Si Paul, special siya. Kasi pag binasa niyo rin sa Acts, di ba? Si Jesus mismo yung tumawag sa kanya, di ba? Kung alam niyo yung story, wala na iba siyang kinausap na ganun. Katulad ni Paul. Si Paul sinabi, "Hoy, Paul, Paul, why persecutest thou me?" At sinabi niya, "Paul, I will send you forth." Ganyan-ganyan, kausapin mo na si Ananias. Pero ikaw isesend ko sa mga Gentiles. Direkta sinabi ni Jesus sa kanya yun eh. So kaya counted siya as an apostle. Kaya sinasabi niya dito, Okay, so yun lang. Hindi natin kailangan apostol, okay? Question. Ano yung tanong nyo? Ang galing yung mga taga-sisik sa kayo. Kasi atang kumain eh. Sige, tanong lang kayo. Maganda nga eh. Si Juan. Ano si Juan? Kasama si Juan. Dalawa yung dyan eh. Tatama ba? Hindi, James. Ilan ba yung dyan? Tama ba? Dalawa lang, di ba? Yan. Tama ba? Yan, okay. So si Sabote? John the Baptist, iba yun. Hindi apostol yun, okay? Pinsan ni Jesus yun, nauna pa kay Jesus yun. James, Simon, Judas. Walang John, iba lang, isa lang ang John. Okay. So, nadoble lang pangalan ni Simon. Okay? Judas, saka si James. Question? Aya? Ano? Sige. Oh, magandang tanong yan. Kaso wala kinalaman. Eh, meron kinalaman yan. Diba? Nabanggit ko kanina, diba? Si Jesus umakit na sa langit. Ba't di siya nanatili dito? Hindi ko alam. Hindi. Kasi I believe, yun nga, kailangan minsan ng pananampalataya. Imagine mo kung andito na si Jesus. Makinig. Kung andito si Jesus, makakapanampalataya ba, magagawa ba natin yung dapat natin gawin? Bahala na si Jesus doon, diba? Siya na yung boss eh. I believe, gusto niya kaya pinagkatiwala sa atin yung ministry of reconciliation, yung soul winning. Kailangan niya umalis. Okay? Para Holy Spirit ay siya na ngayon mamumuna sa atin. Okay? Kung namatay si Jesus, 2,000 years ago, nabanggit kanina, di ba? Yung 2021, binibilang natin yan from the birth or death of Jesus Christ. Kasi doon lang naman yun eh. Okay? Ngayon yun. Kailan siya namatay? 2,000 years ago. Nasagot ko ba yung tanong mo, Aya? So yung sinabi niyo po kanina, yung parang purpose mo ito. Ano? Para lang yung converter. Isa yun, yung sinabi niya eh. Diba? Sabi niya, if I do not go, the comforter will not come. Okay? Sabi niya. So kasi, yun ang ano ng Panginoon eh. Aalis siya, syempre. Tapos, magkasalili tayo, pero tutulungan naman tayo ng Holy Spirit. Okay? Ako, gusto ko rin sana dito si Jesus kasi hindi yun ang plano niya eh. So, ang sagot doon, hindi ko rin alam. Exactly, ha? Hindi ko alam exactly. Pero may mga guest tayo doon. Question, si Carl. Palagay mo. Okay, tapos na. Okay, siguro ang tanong niyo sa Catholic, di ba? Pastor, pwede ba ako ligtas ako tapos meron akong santo-santo? Okay, hindi ka hindi maliligtas. No, kahit may santo ka sa bahay nyo, kung ligtas ka na, tumanggap kay Jesus, nampalataya kay Jesus, ligtas ka na. Eh kasi sa nanay mo yun, sa tatay mo yun, di ba? Hindi pwede alisin yun, di ba? So, ligtas ka pa rin. Pero, pag nagsarili ka na, alisin mo na yun. Or, pwede mo rin sabihin sa nanay tatay mo, Tay, ba't meron tayong santos dyan? Diba, sabi sa Bible, masama yung, ano, diba? Pwede mong ganunin, diba?
Magalang ka pa rin kasi tatay mo yun, nanay mo yun. Daming tanong pa mga to ah. Okay yan. Ano ba? Alis, kakain na tayo. Question. Mamaya pwede pa naman, pero baka may question pa kayo habang naghahanda. Question. Nadine. Ano pa? Ang daming church ngayon. Pumunta kami kina Nika, di ba? Nalungkot kami kasi napabayaan din natin yun kasi nga yung ating contact doon hindi naging active. Eh, itong sinalian, ba't pagpunta namin doon, parang hindi kami naasahan? Nahihiya daw. May cellphone ba sila doon? Nagtitext kayo? Okay, bilan natin ng cellphone. Sabi ko sa kanila, kung gusto nila mag-church, text lang sila. Okay ba yan? Okay, kasi yung mga kilala natin doon, sa iba na nag-church, kasi nga, wala ibang church eh, kawawa nga eh. Kaya na paano kami? Nalulungkot kami kasi nga may kasalanan din tayo. May kasalanan. Wag ko lang. Eh kaso nga kailangan kasi bawat area natin kailangan diyan ng leader. Sa C6, sino leader dito? Kilala niyo ba sina Sara, Abuela? Ako na. Kilala niyo sina Sara, sina Cassandra, Abuela? Okay, kayo magkaibigan ba kayo? Kaya pwede kayong magano. Sabi kasi nila busy sila eh. Okay, sabi ko naman, weh. Pero sabi ko naman sa mga to, paglaban nyo yung pananampalataya, di ba? Hindi ka naman lalago kung di ka nag-church. So, sino ang leader nyo? Sabi ni Carl, gusto niya siya. Okay, di niya. Basta anyway, magkaibigan kayo. Maging active lang kayo sa church, amen? Huwag na kayong maghintay sunduin kayo ni Mamean. Kasi si Mamean, alam niyo, parang tulumpo yan dito eh. Okay? Punta na lang kayo ang church natin Sunday morning 8:30, Sunday afternoon 3 p.m. Okay? May Thursday tayo 3 p.m. din. Pero baka i-move natin kasi si Brad papasok na eh. Hindi sila aabot. Okay? Punta na lang kayo dito, ha? Mga punta yun doon. Mabaho. Pero medyo ano na kasi, di ba? Konti na yung virus daw, yun ko. Question. Kayo, tahimik kayo dyan, ha? Hindi ako... Interesado ba kayo sa topic? Ha? Walang? Ano? Ano? Question. Lady. Tingiti ka lang dyan. Jasmine. Naintindihan mo yung pinag-uusapan natin? Yesha, Liliana. Ito kasi ito, mga ano na yun sa Baptist eh, kaya wala silang problema eh. Okay, tanong. Ito mo ako ito, bago kasi kaya nagtatanong eh. Sige. Sino pinakatanda sa inyo dyan? Ah, talaga ba? Ah, sige, tanong. Nay, ilang minutes pa, Nay? Pwede na. Okay, sige, let's play. Wala nang tanong. This time, kakain tayo. Amen? Huwag na kaya. Abad? Bakit po pala sila sa reflect ako na yung paano po nila nalaman yung Catholic na 25 daw po yung birthday ni... Okay, sagutin natin yan pagkatapos ng commercial break. Okay? Paalala niya. Okay. Nakakabite. Let's pray. Pero maganda yan. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming tapos na session, Panginoon. Morning session sa aming seminar, Panginoon. Church history, we pray. Kayo po ay magbasbas din na aming kakainin, Panginoon. Maging kalakasan namin. Mamaya, Panginoon, ready naman kami mag-aral muli at masagot yung mga katanungan na importante, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan, Panginoon. Lahat sa aming, Panginoon. Kayo mong lulati. In Jesus' name we pray.